Allen! Welcome po sa panibago na ng mga episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit, si Allen ng Greenyard TV. And para naman sa vlog natin for today, eto, mag-focus naman tayo sa mga snake plants at i-discuss ko naman at ipapakita ko sa inyo yung different ways, methods ng propagation na pwede natin gawin sa mga snake plants natin. So ito yung paraan ng mga pagpaparami na alam ko na madalas namin ginagawa sa mga snake plants namin. Discuss natin yung soil propagation, yung water propagation, yung root division, yung by leaf cutting. Iisa-isahin natin yung mga yan. I-share kong isa-isa. And syempre, bago tayo magsimula sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, greenyard.ph po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, na andi dito po sa screen yung aming complete address. So eto, makikita nyo, ano na namin to eh, matagal na to siguro, ilang taon na to sa amin. And imbis na gumanda siya at kumapal, nabawasan pa to, makapal to dati, and yun nga, napabayaan, unti-unting natuyo kasi nailabas siya eh. Nung naibaba siya, nakaligtaan na, kaya yan. Pagkatapos, isa pang naging dahilan siguro kung bakit ito pumangit. Root bound na to eh. Tingnan natin ha. Tingnan natin kung mahuhugot natin. Ayan. So, eh, makikita nyo. Sobrang root bound na yan oh. Ang kokonti na halos yung soil niya, puro ugat na yung makikita nyo dito oh, sa gilid. Kung hindi clay pot, or ceramic pot yung pinaglalagay nito, tinunit niya na or binutas niya na tong gilid na to, dahil yun yung tendency ng ano eh, ng snake plants, kayang-kaya niyang ano, since sa ilalim sila sumisibol, nakakaroon sila ng parang ganyan no, yung ugat nila gumagapang, tapos doon sila makakaroon ng panibagong sisibol. Di ba siya katulad ng halaman na kunyari ito yung puno, dito lang siya sisibol, hindi siya may pagka-invasive siya. Kung halimbawang ito yung isang puno niya, may tendency na lulusot siya sa kabila. So, ganun yung nangyayari katulad ng nakikita nyo dito. And ayan, oh, as you can see, napakarami na nitong ugat at wala ng soil, wala ng nutrients na nakukuha dun sa lupa at puro ugat na nga. Kaya pumapangit siya, hindi siya nakakakuha ng enough na nutrients na kailangan niya. So, ito yung isang example ng propagation na pwede natin gawin. Ito yung tinatawag na root division kung saan kukuha lang kayo ng piraso ng snake plants. Ayan, titingnan natin kung makukuha natin. Tapos, paghihiwa-hiwalay na natin siya. So, ayan. Di ba? So, itong portion na to, nakuha natin. May ugat na siyang kasama. Ito yung root division na tinatawag. So, makukuha natin to and pwede natin itong i-transfer or ilipat sa panibagong pot. And, ito yung ibang kasamahan niya. Kunin na rin natin yung mga maliliit. Medyo yung iba kasi dito, medyo ano na talaga, matanda na yung halaman. So, eto. Ayan, kunin natin. Kung makukuha natin ng buo. Ayan. So, pikta lang. Punit lang. Tapos, ayan, makukuha nyo na siya na may ugat. Ayan, may possible pang isa dito. Pagkatapos, kunin na rin natin tong isang to. Ayan. So, ayan yung tinatawag na root division. Ito kasi, pwede natin bawasan naman yan. So, medyo mahaba lang yung nakuha natin. At pagkatapos, ito yung itatransfer natin sa pot. Kasi pagka ganitong kahaba naman, lalo't maliit na pot yung paglalagyan natin, medyo mahirap. Medyo mahirap siyang ilagay, gitna, ibalanse. Yan. Ayun na nga, napakita ko sa inyo kung paano niru-root divide yung mga snake plants. Sinihiwa-hiwalay sila ng ganito na pwede namang magtira ng parang pinakalaman niya na may kasamang mga ugat katulad ng ginawa natin dito sa mga snake plants na to. So, eto, pwede na natin siyang either dito sa soil ilagay, o kaya naman ay dito sa water. Kasi ito, kaya niyang mabuhay sa tubig. Proven and tested na yan. So, pwede na natin siyang ipatong or ilagay dito. So, ilagay natin. So, it's up to you kung alin yung mas ano ninyo, mas feel ninyo. Pero, either way, mabubuhay at mabubuhay. Mas mabilis to. Actually, ang root division ang isa sa pinakamabilis na way para ma-establish ulit ang snake plants at para mabuhay. So, ito kasi, may ugat na siya. Tin-transfer lang natin, inihiwalay lang natin siya dun sa mother plant na meron tayo. So, yun. Lagay lang natin sa another pot and ayan na. Mintayin na lang natin silang magkaroon ng mga panibagong babies. Kung ano man yung mas gusto ninyo, kung water man or soil propagation, walang problema. Pero sa water kasi, okay din siya talaga. And ganun din eh, long maintenance din siya kahit nasa water siya. So, ayan, ganyan yung mangyayari lang. Hayaan nyo lang dyan. Kung gusto nyo lagyan ng pebbles, walang problema. Ngayon naman, pumunta tayo dun sa isa nating way pa ng propagation. Yun naman yung leaf cutting na gagawin natin ngayon. Eto, kumat na tayo ng ilang dahon
ng snake plants. As you can see, ito. Meron tayong tatlong piraso dito ng dahon na kinat. Ayan. So, paano ba yung gagawin natin dito? Dito natin gagawin yung soil propagation sa cutting. So, ito, ang gagawin lang natin dito, ikakat lang natin sila ng at least, sabihin na natin mga 2 inches. So, yun, 2 to 3 inches yung laki. Ito, kinat natin siya, ha? Kinat natin siya dun sa pinakapuno niya. Yung pinaka may ugat, naiwan siya dun sa soil, dun sa pot na pinagkuhanan natin, yung mother plant natin. Yun, hindi pa yun patay. Ano pa yun? Magkakaroon pa yun ng panibagong sibol. Magkakaroon pa yun ng mga panibagong puno katulad nito. So, kadalasan siyang ginagawa kapag halimbawa, ano siya, hindi pa masyadong makapal yung inyong mga snake plants. Sabihin natin mga iilang puno pa lamang. And gusto niyo siyang paramihin ng mas marami. Ito yung isang paraan. Kasi syempre, pagka root division, expect mo na makapal na yung snake plants mo. Kaya ganun yung ginawa mo. Pero kapag halimbawa ganito, mas marami kasi itong mapuprovide. And yung snake plants naman, hindi siya mahirap buhayin. So yan, kakat lang natin yung ano natin, itong cuttings natin. At least 2 to 3 inches. Mas maganda rin kung halimbawa kukuha kayo ng medyo malalaki na, matataas na at malalapad na. Kasi mas mature na yung halaman na yun or yung snake plants na yun. Yung ano niya, yung chances niya na mabuhay ay mas malaki. Compare mo dun sa mga maliliit na snake plants or yung mga maliliit pa lamang, mga babies pa lamang. So yan, eto, walang tapon dito sa snake plant na to. Lahat yan hanggang dulo ay pwede natin siyang itanim. And pagka itatanim nyo to, make sure lamang na alam nyo yung bottom part. Yan, katulad ng ginawa natin dito, isinalansa natin. Eto kasi makatas yan. Pagka kinat nyo yan, makatas yan. So kung halimbawa medyo sensitive yung balat ninyo, siguro mas maganda kung halimbawa na gagamit kayo ng gloves. Kunyari, ito yung ginupit ninyo, ito yung ilalim, ito yung itatanim natin dito sa soil natin na inihenda. Kasi pagka nagkabaligtad yan, kunyari, ito, ito yung itinanim mo, ito yung ibabaw, pagka iginanyan mo, hindi yan mabubuhay. Sigurado, patay yan. Kaya yun lang yung tatandaan natin. Once nakat, i-ano natin, i-display kagad natin na alam natin kung alin yung bottom part. So, eto, mas marami kayong makukuha. Imagine ninyo, ilan ang nakuha natin, ilan ang nakuha nating pananim sa, ano lamang, sa isang ganto lamang, sa isang dahon. 6, naka-6 tayo sa isang dahon lang. Eh, kung halimbawa may mga 2-3 dahon kayo, di makakarami kayo. So, eto yung isang paraan para mas mabilis nating maparami yung ating mga snake plants. Yan, ganyan lang kasimple. Itatanim lang. Ang isang problema mo lamang dito, yung mga ganitong snake plants, kung hindi ako nagkakamali, ito ba yung tinatawag na Laurentii? Ito yung isa sa pinaka-common na snake plants na meron tayo, at ito naman yung isa. Ito, dagdag kaalaman sa atin, napanood ko to. Kung halimbawa, itong ating mga may gold edges na to yung gusto nating ipropagate, ipaparamihin. So, hindi advisable na gamitin natin sila or gawin natin yung leaf cuttings. Although, mabubuhay sila sa leaf cuttings, kaya lamang, ang tendency kasi ay magre-revert pala sila doon sa pagiging color green at mawawala yung kanilang golden or yellow edges. So, yun yung mangyayari. Kaya ang pinakamabisa na paraan na ipropagate yung kung gusto nating ma-maintain yung may golden at yellow edges na variety ng snake plants natin, dito tayo sa root division. So, yun. And kung halimbawa gusto naman nating paramihin yung ating mga snake plants at okay lang naman sa atin na mag-revert sila or bumalik sila, mawala yung golden or yellow edges nila, pwede nating gamitin yung tinatawag naman na leaf cuttings. So, yung isa nating dapat tandaan para ma-maintain natin yung variegation ng snake plants na meron tayo based dun sa napanood ko at nabasa ko. And by the way, yung soil na ginamit pala natin dito is yung mixture ng rice hull, yung to yung ipanampalay, tapos soil, yung garden soil, at pagkatapos yung isa pa ay yung ating cocoir. So, yun yung mixture na ginamit natin dito sa ating snake plants. Yan, so ilulubog lang natin. Tapos, eventually, magkakaugat na yan at magiging panibagong snake plants na siya. So, yan, and ito yung kadalasan talaga namin ginagamit naman na mixture sa lahat ng pananim namin. So, ganun lang, ilulubog lang natin pagkatapos natin siyang itanim, so, didiligan na naman natin siya ngayon. So, iiwanan muna natin siya dito. So, ayan na yung ating soil propagation. At pagkatapos, ang isa lang tendency nito, itong gold na to, itong may lining na gold sa gilid, may mga pagkakataon na yung itinanim mo, kapag sumibol siya, nagiging ganito.
Nawawala yung ano niya, nawawala itong kulay gold niya sa gilid. To, itong mga ikinat natin na to, actually, pwede rin natin siyang i-water propagate or sa tubig natin sila paugatan. So, walang problema yan. And ang ginagawa doon is nilalagyan ng plastic yung ibabaw. Yun, pagkatapos yung cuttings na yun, doon sa plastic, kapag ka-covered siya ng plastic, doon siya parang bubutasan mo ng konti para nakahang. And ang isa palang tatandaan pa natin dito sa ating mga snake plants na cuttings. Ito, patulad ng nangyari dito, since cutting siya na may golden, yung kabila, baliktad kasi diba ito yung ating pinropagate na root division. So, yan. So, ito ang mangyayari. Sa mga cuttings na ginawa natin, hayaan muna natin silang sabihin natin, huwag natin sila munang itanim agad-agad. Hanggat, kumbaga palipasin natin yung kumakata sa kanya. Ayan. Yung kumakata sa kanya, palipasin natin siya. Kasi kapag ka hindi natin siya pinalipas o tinanim kaagad natin siya, pagkakat pa lang natin siya, so mas prone kasi sila sa mga bacterial infection. Kaya much better, based dun sa isang nagsabi sa akin, maglalas naman or kayang magtagal ng snake plants na halimbawa ikat mo ngayon, after 2-3 days bago mo siya itanim, wala namang magiging problema doon or hindi siya naman basta-basta mamamatay. At mas safe siya kasi kapag ka itinanim daw pala kaagad natin siya, kapag ka cut pa lang natin, mas prone talaga siyang mabulok. So yun yung maybe yun yung mga reasons kung bakit yung mga katanungan doon sa mga comment section natin ginagawa nila. Pero ang kadalasan nangyayari sa kanila, nabubulok yung mga snake plants na ginagawa nila or winawater propagate nila. So yon, at least ngayon malinaw, nahahayaan muna natin sila, huwag muna natin silang itanim, kahit pa natin sabihin soil propagation at saka water propagation, mas safe at mas mataas ang chance kung halimbawa hahayaan muna natin sila ng mga ilang araw bago natin sila itanim. Pwede natin siyang i-water propagate itong mga kinat natin na ganito, pwede nating ilipat dito. Pero may isa pa rin ako nakita kasi, ito, ngayon ko lang gagawin. So ito, i-cut natin 'to. Let's say dito sa malapad na part. Yan. Pagkatapos, ang ginagawa nila, mas mabilis daw makapagpaugat kapag ka ang ginawa mong gupit dito sa ating snake plants ay lalagyan natin ng parang triangular dito. So, yun yung susubukan natin o gagawin natin ngayon. So, share-shape tayo ng patat sulok. Mas mabilis daw ugatan kapag ka ganito eh. So, yan. Kapag ka ganyan daw yung shape ng snake plants na ginawa mo, mas mabilis daw siyang ugatan. So, hindi na natin, eto, hindi na natin siya paliliitin. Parang ganito na yan. And magsisilbing parang decoration na rin. Sasama na natin siya dito sa snake plants na to na winwater propagate natin. So, yan. Gawa pa tayo ng isa. And then, ito naman, pwede pa rin natin siyang itanim ng cuttings or pwede natin siyang isama doon. Ganun pa rin naman yung magiging resulta noon. So, yan lang. Ito yung water propagation. Pwede niyong gawin na ganito. Yung meron ng ugat at laman, katulad ng una nating ginawa, mabubuhay yan at magtutuloy-tuloy yan sa... Although, hindi siya makakaroon ng panibagong ano. Unlike kung halimbawa, ito, yung may ugat na yan, ito, soil natin siya itinanim, sigurado, sisibulan siya ng panibagong puno or makakapag-provide siya ng panibagong halaman or panibagong snake plant. Pero kung ito lang, yung puno lang na yan, tapos winwater propagate natin siya, hindi siya magkakaroon ng panibagong snake plant, ng panibagong puno, hindi siya sisibulan ng panibagong ganon. So yun, kasi meron kami noon eh, nasa CR namin, nakalagay siya, naka-water propagate siya, eh sobrang tagal niya na doon, hindi siya nagkaroon ng panibagong sibol. So yun, kung halimbawa paparamihin ninyo, mas maganda, mas advisable kung sa soil. Doon siya dadami. Kung halimbawa pang display, pang design, pag gusto nyo nakababad sa tubig, eto, at hindi nyo naman hinahangad na pakapalin, ayan, pwede naman dito. And yun nga, yung isa, water propagation natin, pwedeng dito rin sa soil, pwedeng dito. Ang maganda mo lang kapag ka nandito tayo sa water propagation, kita mo yung ugat. Kapag ka nakita mo na may sumisibol ng ugat sa kanya, pwede mo na siyang i-transfer dito sa soil. So, yun lang yung pagkakaiba nila. And ito kasi, ang maganda mo lang dito, kung halimbawa talagang gusto nyo sa design lang, sa decoration lang, sa bahay, nalalagyan ng pebbles, meron na tayong kinuwang vlog regarding dyan yung mga water decoration natin, water decoration and propagation ng snake plant. So, nandito lang yung link sa taas kung gusto nyo panoorin yung ating vlog about that. So, yun lang. Ganun lang kasimple yung ating pagpropagate ng snake plants. Ito yung mga fast, easy, and effective ways para maparami natin
yung snake plants natin. And may mga questions din kasi tayo na ito pinapamahayan daw ng lamok. So, hindi naman siguro kung halimbawa uugaliin naman natin na palitan yung tubig niya kahit siguro every 2 days, every 3 days, palitan natin. Para syempre naman, hindi nga siya pamahayan or pangitlogan ng lamok. So, yun lang naman yung isang way. At saka, ang tagal na naming nag-water propagate, ang tagal na naming may ganito, wala naman, hindi naman nagkakaroon or pangingitlogan ng ano nga, ng mga lamok kung ganun yung ginagawa natin. So, yun. Mabuti pa rin at saka mas maganda pa rin, mas makakatulong pa rin sa halaman kapag ka laging fresh yung water na inilalagay natin sa kanya. So, yung tap water naman is okay lang, wala namang problema sa kanya. Tap water yung ginagamit natin dito direkta sa tubig. And as long as hindi naman ganun kataas yung chlorine sa lugar ninyo, okay naman at tolerable naman, makakaya naman ng snake plants. So yan, madidire-diretso lang yan sa pagkabuhay. At pagdating naman dito sa sinoil propagate natin, kapag ka, halimbawa yung soil na ginamit ninyo ay medyo dry at hindi basa, huwag mong kakalimutan na diligin. Hindi dapat makalimutan na diligin. Intay tayo siguro ng mga 3 weeks or hanggang 3 to 5 weeks para magkaugat ito. Tingnan natin kung alin yung mas mabilis na magkakaugat. Ito bang inilagay natin sa water propagate, itong malalaki na to or ito yung ating mga cutting. So, yun yung mga paraan. And itong maliliit na to, ha, pwede rin natin siyang i-water propagate na ganito. Hindi lamang yung gantong katataas. Kasi syempre, mas marami pa rin yung makukuha natin or mapapasibol natin kapag kakinat natin ng mas maliliit. And may question nga pala galing kay Mami Miria Santos. If ever ba na gusto kong ibalik sa soil yung snake plants na inilagay ko sa water, mabubuhay pa ba siya o magkakaroon pa ng mga bagong dahon? Well, katulad nga ng sinabi ko kanina, kapag ka nandito lang siya sa water, dito natin siya i-water propagate, kahit sabihin mong root division, dito natin siya inilagay sa water, hindi siya mamamatay, pero hindi siya magkakaroon, hindi siya sisibula ng panibagong snake plants. So, kung halimbawa, gusto mong paramihin at gusto mong magkaroon ng panibagong dahon, panibagong snake plants, much better kung itatransfer mo siya sa soil. Hindi po siya mamamatay kung halimbawa itatransfer mo siya doon. So, syempre, hindi naman po. And doon nga siya magkakaroon ng pagkakataon na tubuan ng panibagong snake plant. And mas magiging mataas din yung success rate ng inyong mga propagation kung halimbawa yung scissors or yung cutters na ginamit natin sa pagkat ng mga snake plants ay malinis. And pangalawa, inugasan natin yung dahon bago natin siya inilagay sa tubig. At ang isa pa, yun nga, kailangan siguraduhin natin kung water propagation siya, pawalta natin siya ng tubig kahit every 2 days or 3 days para at least laging malinis at bago yung tubig na na-absorb ng ating mga snake plant. So, yun lamang po and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, greenyard.ph po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden na andi dito po sa screen yung aming complete address. So, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.